Pero kung ang isang tao nakakarinig sa salita ng Diyos, pero matigas ang kanyang puso at isipan, sa lalo na ang puso mo ay hindi panabutin ng Diyos, kundi patigasin ng Diyos. Tulad ng ginawa niya kay Pharaoh, pinatigas niya ang puso ng Pharaoh of Egypt, mga kapatid. Kaya tayo, sa umagang ito, is mag-submit. Palambutin natin ang ating puso. Ang puso natin dapat ay pusong mamun, hindi pusong bato. Kasi kung pusong bato, eh kahit pukpukin mo yan, lalaban yan sa pangpukpukin mo. Pero kung pusong mamun, mga kapatid, konting ganun mo lang, napipisil mo dahil malambot. See, ibig sabihin, malambot tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. The only thing we do here is allow the revelation of the Word of God to enter your life, and you will understand the plan of salvation. What is the plan of salvation? One thing you know, you must have to know, is you have to understand that there is only one God. Yung men na mention ko kanina, sila ang Diyos. Sino yung Diyos na yan? Eh, tatlo yun eh. Diba? Ama, Anak, Espiritu Santo. Brothers and sisters, so para mabili ka doon, kung ano doon, sino doon, nung iisang Diyos. Since we have some new ones here, so I want to go just a little bit in Isaiah, then chapter 45, verse 21 and 22. So let me just go over that and then read it very clear to you. And I'm sure just Sister Leicester Gwyneth, nung siya ay unang dumating dito, dumalo dito eh, nasyak siya sa aking sinasabi dahil talagang sinasabi ko yung katotohanan. Hindi ako natatakot. I'm bold in telling the truth. So verse 21, telling it and bring them near. Yeah, let them take counsel together. Who hath declared this from ancient time? Who hath told it from that time? Am I not the Lord? And there is no God else beside me? A just God and a Savior. There is none beside me. So makita mo, singular ang Diyos. Hindi na sinasabing may dalawa dito ang kasama ako. Kundi sabi niya, there is none beside me. Isa lang talaga siya. See? You have to think of that. Isa lang talaga ang Diyos. Amen? Do you believe that isa lang talaga ang Diyos? E yun yung sabi ng Bible eh. If you don't believe, then you are going against God. Verse 22, look unto me and be ye saved, all the ends of the earth. For I am God, and there is none else. I am God, and there is none else. Anong ibig sabihin yan? Oh, isa lang talaga, sabi niya eh. Sabi niya, siya ang nagsabi, hindi ako. Binasa ko lang yung kanyang salita. Ako lang ang Diyos at wala nang iba. Ang question, sino siya? Sino yun? Yung nasasabi na ako lang ang Diyos at wala nang iba. Mga kapatid, okay. Let us go to 1 Corinthians. Ang Bible ang magsagot niyan. Ang question natin, sino siya? Yan ang sasabi. Di ba sabi ang dapat alam, di ba ang dati alam natin sa Katolik ay the Father, the Son, the Holy Spirit. So tatlo yan mga kapatid, pero kontra dito sa Bible. Kasi sabi niya, ako lang. Eh hindi pwedeng sabi niya, ako lang, itatlo pala sila. Eh sinong nagsisinungaling? Ang Diyos? O yung dati? Nalaman natin, nakutuluan. Eh siyempre, ito ang katotohanan. Kaya nga ako, katulad din ako noon eh. Nung ako ay namulat, sabi ko ganun pala. All the while, kami ay bulat. When I was born, I was baptized already. I don't know. Wala akong kamalay-malay. Pinaptized na ako, mga kapatid. Nung ako'y lumaki, sabi na, yun yung ninong mo. Yun, lumapit ako sa ninong. Walang regalo. Eh, siyempre, siguro, nung ako'y nabaptized, estudyante rin yung nagninong sa akin, mga kapatid. Pero you see, tayo ay binubola. But the Bible will tell us the truth. Okay, listen here. Chapter 8 of 1 Corinthians, verse 5. Basahin ko, then let your ears be sharp. For though there be that are called gods, plural eh, gods. Sabi ni Pablo, kahit maraming nagsasabi na maraming Diyos, whether in heaven or in earth, makita mo, maraming nagsasabi nga eh. Maraming Diyos sa langit, maraming Diyos dito sa lupa. O sino? Yung mga Diyos doon. Eh di ba yung mga Romans? You read about Roman mythology in the Greek mythology. Okay, yung mga Romano, sino-sino yung mga Diyos nila? Yung buwan, yung araw, yung between planeta.
Mga kapatid, kaya nga meron silang Janus. Meron silang Venus. Sino pa? Jupiter. Eh, lahat ng planeta eh. Nakikita mo sa teleskop, lahat mga yon, mga Diyos sa kanila. Kaya nga ang ating araw, ipinangalan sa mga Diyos nila, o Monday, di Monday yon. Sunday, di Sunday yon. Kita mo? Saturday. Saturday. So, ipinangalan doon. Mga kapatid, kaya nga sabi ni Pablo dito, noon pa man, wala pa tayo sa mundong ito. Si Pablo sumulat na rin, alam nila, they were under the Roman rule, the Roman Empire noon. Kaya sabi niya, kahit maraming nagsasabing Diyos sa langit at sa lupa, as there be God's many and Lord's many. But verse 6, listen here, in verse 6. Listen to this. But to us, tayo, but to us, sabi ni Pablo, there is but one God, comma, the Father. You see there? So that is the answer. Hinahanap natin. Sino yung sasabi na ako lang ang Diyos? Mga kapatid, the answer is here in the Bible. Sabi niya, the Father. Sino yung Father na yan? Eh, Father niya sa Kristo. Eh, si Jesus Kristo na saan? Mga kapatid, siya ba ay Diyos din? O hindi na? Hindi na ah. Eh, sinabi ka ng Bible, mga kapatid. Eh, sino si Jesus Christ? Siya ay anak ng Diyos. Na siya ay binuntis ni Maria, na siya ay nilalang ng Diyos. Yung Diyos na yun ay Espiritu Santo siya. God is a Spirit, a Holy Spirit. And from His throne, from His power, He created a fetus in the womb of a virgin that was Mary, mga kapatid. Nabuntis si Maria, na wala siyang asawa. Nanganak si Maria. Pinanganak niya si Jesus, Jesus ang kanyang pangalan, and later on sinabing the Christ, Jesus the Christ. What is the meaning of Christ? Christ means the anointed one, binigyan ng kapangyarihan. Ibig sabihin, si Jesus na binigyan ng kapangyarihan, yan ang ibig sabihin ng Christ. Sinong nagbigay ng kapangyarihan kay Jesus? Ang Ama, na kung saan yung Ama ay Holy Spirit. In-split nila yung Ama at Holy Spirit. Pinagdalawa. Hindi nila alam na yung Ama na yan o Father na yan ay Holy Spirit siya. Amen? Basa natin. Okay, ituloy ko muna ito. Before I will go to John chapter 4, verse 23 and 24. Sunod ko yan. But to us there is but one God, the Father. That is the answer. On whom are all things, and we in Him. There, semicolon. And one Lord, Jesus Christ, by whom are all things, and we by Him. One Lord, Jesus Christ. Isang Panginoon. Ano ibig sabihin ng isang Panginoon? Ang Panginoong Jesus Kristo. We have only one head. We have only one Lord in the church. Mga kapatid, isa lang ang Panginoon natin sa simbahan. Walang ibang Panginoon, kundi ang Panginoong Yesu Kristo. Dahil inatasan ng Diyos. Binigyan ng kapangyarihan to save us. Amen? Yan ang ginawa ng Diyos sa Panginoong Yesu Kristo. Kaya hindi siya Diyos, kundi siya ang Panginoon natin. He is Lord. Lord means He is the head, the master, the teacher. Hindi ibig sabihin ng Lord ay God. Ibang ibig sabihin ng God. What is the meaning of God? God is, God means, the meaning of God is a deity or the object of worship. That is the meaning of God. What is the meaning of Lord? Lord means a master or head or teacher. Kaya yan ang sabi ng Panginoon sa Kristo. Oh, call me Lord, for so I am. But the hour cometh, and now is, when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. You see? Ang pagsamba sa Diyos ay yung katotohanan. 24. God is a spirit. Nakita mo, God is a spirit. Or the Father is a spirit. And they that worship Him must worship Him in His spirit and in truth. So yan ang gawin ng isang tao. Makilala mo muna kung sino ang Diyos na nag-iisa. Makilala mo ang Panginoong Hesus Kristo na siya ay sinugo ng Diyos. And then ikaw ay tatanggap. And then ikaw ay magbabautismo in the name of Jesus Christ. Ibig sabihin mga kapatid, if you are already baptized with a wrong baptism somewhere else, whatever religion you came from,
kung mali ang kanilang ginamit na bautismo, then you must have to receive the correct one. Amen tayo.